Mga kapaniwala, mga kanakos, eto na naman po tayo. Ano po? Bago ang lahat, shoutout muna sa katulad po nating antingero, manggagamot po sa buong Pilipinas. Mahal po kayo ng tulad kong Metatronist. Sana po maunawaan niyo po ako kung ano pong vlog natin. Ito po ay para sa lahat. Ano po? Hindi po tayo naninira dito. Inuulit ko po yun. Tsaka sa aking mga supporters, guys, ano po, maraming maraming salamat sa tiwala niyo po sa tulad naming Metatronist, sa akin, sa kainakos, ano po, bilang patunay po na kami nagbabahagi ng katibay na tama po sa inyo, at pasasalamat po rin po sa inyo, ano po. Ang bago po natin itatopic itong, bakit kasi maraming nagtatanong bakit may mahal na gamit sinakos na part ng mutya at saka mga bahagi ng kidlat, ano po, mutya rin po yan, ano po. Ganito po kasi yan, bago natin tatalakayin yan, may sasabihin muna ako sa kapwa ko mga antingero, ano po, sandali, pasintabi lamang po. Sa mga kapwa ko antingero manggagamot, alam po natin yan na marami pong mga peke, mga gumagamit po ng pangalan natin kasi naka-experience na po niyan ako ilang beses na, lalong-lalo na po ngayon. Ikaw Sambel, eto, babanggitin na kita, gusto mo rin magpasikat, ano? Gusto mo rin na gusto magpasikat, siguro po, hanga lang po talaga siya sa akin, ano? Ang nangyari po kasi, Sambel, makinig ka muna bago ko isi-share ito, ano? Alam kong mapapanood mo to dahil sabi mo, gusto mo laging panoorin sin ako, bilib na bilib ka sa mga pangil ng kidlat ko. Alam mo, wala nang problema yung kidlat na yan eh, mabibigyan kita dyan eh, kaya lang nagkamali ka talaga sa paggamit namin tulad ng tunay na antingero. Ganito kasi yan mga ka-antingero, ang nangyayari kasi, may mga gumagamit ng pangalan natin, papakita yung picture natin, pananakot sa iba. Nangyari sa akin yan dito sa baliw na sa mail na to, eh, mabait naman siya, mukha naman siya mabait, kaya lang nagkamali ka ng tinalo. Sa Mel, ano, mabait na tao sinakos, mapagmahal na kaibigan, kaya lang talaga nagkamali ka, bro, no. Una, magagalit sa yung antingero man niya, no, manggagamot, na ipinakita mo sa akin. Ganito po kasing nangyari, sinakos hindi nagpapahiya, alam niyo po yan. Sinasagot po natin ang lahat, kahit madaling araw nga eh, bumili man o hindi, sinasagot po natin ang tama, yung kinakausap natin, sinakos po kasi hindi naman talaga bastos sa mga ganun, lalo ang mga viewers ko, kakausapin ko po kayo kahit sino sa inyo. Kahit tagod pa po ako. Ang nangyari kasi sa taon na to, mga katulad ko antingero, chinat niya ako. Okay lang sa ano kung bro, pwede bang maka, kahit gumamit ng limos, kahit hindi akong gumagamit ng limos, ano po, pwede bang makalimos na mga gamit mo? Kaya sasabihin niya sana, wala akong pera, kung sakali ba pwedeng makaingi kahit na naman lang dyan na bahagi ng ano mo. Walang problema eh. Ano po, walang problema, Sambel, makinig ka, eto sasabihin ko sa'yo, sikat ka na dahil nabanggit ka na ni Nakos na, na isang kilala na rin, ano, makinig ka mabuti, sasabihin ko sa'yo, maling mali ang gagamit ka ng taong ipapakita mo yung picture na ganon, para lang may bigay sa yung kagustuhan mo. Tignan nyo mga kantingero, sino ba naman hindi magagali, mga kapaniwala, ano? Nagchat siya sa akin, sabi niya, taga dito ako, hindi ko na po babanggitin eh, kung parang Sultan Kudaratata, hindi ko po sure, parang ganun ang lugar niya, siyempre hindi ko po papansin ninyo, pwedeng hindi naman po, ano po. Ang nangyari sa kanya, chinat niya kasi ako eh, sabi niya, gusto ko yung dalawang mother mo ng kidlat, yung mga koleksyon, iba po kasi impresyon ni Nakos, sa pang koleksyon at saka pang tangan, yung koleksyon, pang koleksyon po natin, umabot na 100k po yan, 100,000, ano po. Ganit pong nangyari sa kanya. Ang sabi niya, gusto ko yung dalawang mother na kidlat mo. Akala mo kung sino siyang ipadala mo sa akin. Hihingin ko lang niya, ipadala mo sa akin. Sinong hindi ma-insulto? Sinong hindi po ma-insulto dito sa sinabi ng tao na to? Tapos syempre naman ako, kinausap ko pa rin po ng mabuti para ipaliwanag sa kanya na hindi naman pinamibigay yan. Kahit saan ka magpunta, sasabihin mo yan, baka sampalin ka pa ng mga yan. Masaktan ka pa sa mga ginagawa mo. Eh kaya sabahan, kunwari yung pinakita mong picture, kilala ko, taga sa inyo. Eh kung paano ko sinabi kita sa kanya na ginagamit mo siya, pinuntaan ka dyan, napahiya ka pa. Pero hindi tayo nagpapahiya, hindi ko nababanggitin kung sino yung taong pinakita niya, no? Hindi ko nababanggitin yon. Makinig kang mabuti, Sambel, sasabihin ko sa'yo, mukha ka namang babait. So sobrang bilib mo siguro sa mga kagamitan ng Metatronist, kaya ka naging ganon. Para kang hindi makakatulog, eh, no?
Then ito pong ginawa niya. Ipadala mo sa akin yan. Kailangan ko yung dalawa na yan. Bakit sino ba siga, para kasiga na gano'n nagaganyanin mo kami? Wala kang paggalang sa aming mga tingero. Sabihin mo ng matino. Sasagutin kita na matino. Kahit hindi po matino yung sagot niya sa akin, makikita niyo yan guys. Sa mga followers ko, no? Sa mga supporters ko. Kapag may nakita kayong Samuel na pangalan o ganyan na nagko-comment dyan, birayin niyo na lang kapag nakita niyong mali ang pinagsasabi niya. Pero kung nakikita niyo naman na parang kumalma na kasi siya, ramdam ko eh. Ramdam ko na mabuting tao na mabait naman eh. Siguro talagang sa sobrang bilib niya lang sa akin, siguro sa mga kagamitan ko eh, na kaya siya naging ganun, ano po. Ramdam ko naman na Samuel na hindi ka naman masamang tao eh. Kaya lang ito, bro, no, sasabihin ko. Kaya nagpapayo ako sa'yo, wag na wag kang gagamit, lalo na sa pangalan ni Nakus. Wag ninyo akong gagamitin sa katarantaduan, ano. Tsaka yung mga gagamit ng faking account, sa limbawa, kukunin yung mga post ko, magbabanggit ng Nakus, kukunin yung picture ko. Wag kayong basa-basa kukuha ng gamit dyan. Ang gagawin nyo muna, wala man siyang load, sabihin nyo, picturean mo nga yung gamit na sinabi ko na yan, nakasamang pangalan ko. Kapag hindi niya nagawa, hindi po ako yon. Ngayon, kapag sinabi ninyo, video call tayo, hindi po yan pumayag, hindi po ako yon. Pinapauna ko na po yan, ano. Walang makakagamit sa aming Metatronis. Dahil papunta pa lamang kayo, alam na namin ang nangyayari. Nagkakaunawan tayo. Kaya sa mga gusto mamike, lalo na gumamit sa pangalan ko, wag nyo nang gagawin. Mapapahiya lang kayo. Wala kayong may papalitaw. Dahil lahat ng ipapakita ninyo, picture lang na ginawa ninyo. Ang tanong, kapag hinihingi ng tao sa inyo ng personal, may ipapakita kayo, eh di wala. Magwalis na lang kayo sa bahay, maglinis kayo, ano mang gawin nyo dyan. May pakinabang pa kayo, kaya sa manira, ano. Namanloko ng kapwa nyo. Ganun lang yon. Kaya Samuel, no, bro, no. Hindi masamang tao si Nakus, mapagmahal na kaibigan. Hindi tayo pagkakalooban ng ngil na kidlat, hindi tayo magiging Metatronist kung hindi tayo mabuting tao. Dapat naisip mo yan. Hindi mo dapat ako ginanyan. Sino hindi magagalit na sasabihin mo ganun? Ipadala mo sa akin yan. Nakaalam mo sino ka magpapadala? Eh kahit na ka mag-anak, kahit na ano, sasabihin mo, magagalit sa'yo. Naintindihan mo. Makikita niya sa bentahan ng mga antingan. Kaya lang ako nandun para kunin ang mga sagot ng mga tao. Tingnan ko lang. Tinitingnan ko, marami talagang alam. Ay walang alam. Ano po? Doon siguro ako eh, doon din pumasok si Samuel eh, nagpapasikat talaga. Ganito lang yan bro eh. Sabi ko nga sa'yo, kung gusto mong magpasikat, mag-audition ka ng artista, mag-artista ka. Hindi yung kami yung mga antingero na papasukin mo. Tapos, sinabi niya po, pinost mo yung usapan natin. Hindi ka ba naman mangmang? Ipopost mo yan, may nakita ba yung mga viewers sa akin? May nakabasa ba doon na pangit na sinabi ko sa'yo? Wala, di ba? Oh, kung nasa katinuang isip ka, bakit mo ipopost yun na wala naman ako sinabing masama sa'yo? O, oh, di binira kita, ikaw ang napahiya sa kagawan mo. Huwag ganun bro, no? Hindi ka na bata. Huwag kang mag-act ng para kang bata, hindi tama yan. Ano lang yan eh, bahagi. Oo, oh, kaming mga Metatronist, mga antingero, lahat ng antingero na sumusunod sa tamang landas, talaga namamahagi kami. Makiusap ka ng maayos, hindi yung ganun. Magagalit sa'yo, eh, kung kilala ko yung sinabi mong tinatawanan ko, bakit ko tatawanan yun? Di ko naman kilala. Kaya po ako mga guys, no, mga kanakos, mga kapaniwala, chat lang po yun. Binibideo call niya ako, natural papatayin ko, wala po akong load. Kaya nung ang kulit niyang tawag ng tao, pinatay ko, natatawa na po ako, kaya nag-message ako ng emoji na tumatawa. Isipin mo kung matinuban ang pinakita picture sinad sa akin, tinatawanan mo to? Bakit ko tatawanan yun? Di ko naman kilala yun, ikaw ang kausap ko, baliw. Naintindihan mo ba? Kung ayaw mo mapahiya, hindi nagpapahiya si Nakus. Pero kung babanggayin mo Metatronist na tulad namin, mapapahiya ka lang. Ang dami kong kakampi. Kakampi ako ng mga naloloko. Kakampi ako ng mga tingerong tama. Mga manggagamot na tama. Ang mga ginagawa. O sinong kakampi mo? Mga demonyo. Yan ang gagabay sa'yo. Hindi mo ba alam na gagabayan ka ng demonyo kapag ganun gagawin mo? Okay, kakat na po natin dito, no? Nabanggit ko lang si Samuel kasi gusto nyo magpasikat ng tao na to. Mabait naman ito eh. Ramdam ko naman kaya lang siguro talagang bilib sa gamit ko. Itong pangil ng gidlat na to, guys, no? Explain ko sa inyo bakit iba-iba. Ang pangtangan na gamit ni Nakus na aming mga, ano, ng kamukha akong mga Metatronist. Nagpapaalam muna ako sa gabay ko kung kaya akong magbenta ng ganito kapag pinayagan ako. Kapag di ako pinayagan, hindi pwede.
Yung po talagang kung tutusin, kukunin nyo sa collector na nangongolekta ng mga tunay na mutya na maggaling, na bumibili rin sa akin kahit sa ibang bansa. Kapag binenta ko ng 10K yan, halimbawa, hindi nyo makukuha yan kahit 50K yan. Hindi nyo kasi linya yan eh. Halimbawa ako, toy collector ako. Kahit na sa mga aso, hindi ba may mga mahal? Ang laruan lang ganito lang kataas, umabot ng 300,000, may 500,000. Tutusin, saan ka makahagitan? Tunay ng pangil ng kiblat nga naman na 3,000 lang. Pero tayo na mamahagit ng pantangan na ganito lang kalaki, na 2,500 lang. Sa mga maliliit hanggang 1,200. Kaya ngayon, kung pupunta kayo ng personal sa akin, kahit humingi kayo, bibigyan ko kayo. Kung malapit lang kayo dito, walang problema. Ano? Inaano lang po natin yung bakit po kasi hindi pare-pareho po. Kasi po kami, ako, lalo na ako, ano po kasi ako, collector din ako, ano po. Kapag collector ka, anong nangyayari? Natural, kapag kumolekta ka, kahit yung mga naunang barya na ano, hindi po ba milyon-milyon ang halagang pero pera na yun, halagang 10 piso lamang, 5 piso. Ganun po yon. Kaya pinapaintindi ko rin po sa inyo, na kapag ikaw ay isang collector ng isang gamit, dapat kakaiba. Halimbawa, lagi ko sinasabi sa inyo, halimbawa, for example, binenta ko, kunwari, sabihin na natin 50K, pero bakit yung 2,500 lang, halagang 2,500 o 2,000 na sabihin na natin, 2,500, ano po, pinakamababa ko. Bakit ganon? Halos pareho lang sila ng kidlat. Ganito po yon. Pareho lang sila ng visa. Kaya nga lagi kong binabanggit doon sa mga antingan, ang lahat ng gamit ko, ibang pang collection ko, ibang pang tangan ko. Ibig sabihin, lagi kong sinasabi, may pantangan ka na, may pang collection ka pa. Ibig po sabihin, may pantangan ka na, may protection ka na, may pang collection ka pa. Iba po yun. Ibig sabihin, kakaibang itsura niya. For example, yung sinasabi kong 2,500, merong lumitaw nun na ganun kalaki pero kakaiba, yun po ang pang collection. Hindi nyo po yung basta-basta. Lalo na, i-vlog ko po susunod. Ito po talagang kaiba na nakakausap mong gabay mo, sasabihin niya kung anong year ang mga mutya mo. May kabuti po akong sinaunang panahon pa ng dinosaur. Sabay sila nakuha ng panahon pa ng dinosaur ko na mutya ng punso. Yan po talaga makikita nyo dyan na talagang sabi ng angyal na kidlat ko, ayan ang palatanda na panahon pa siya ng dinosaur. Kasi po yung nakaganyan, hindi ba yung sombrero ng duende? Ganon, yung pagganyan niya, makikita niyo yan sa susunod na vlog ko. Makikita niyo dun sa Jurassic Park, yung hinihila dun sa huling Jurassic Park na bago, yung hinihila ng bida doon, siya po yun. Makikita niyo mata niya, tapos sa baba niya, fox naman, dalawa sila. Pero sombrero po yun ng duende. Kapag binaligtad mo, natutulog na duende, nakapikit po siya, no? Sa susunod, malalaman niyo kung ano pong tunay na talagang palatanda ng tunay na mutya ng punso, ano po? Sa susunod na po yan. O Samuel, narinig mo na ha, magbago ka. Huwag ganun bro, wala kang makukuha dyan. Ang tatopic po natin guys ito, hindi nakalabas ng ibang bansa eh. Hindi ko talaga binibenta to. Kasi nung unang ako'y naging metatronist, antingero, talagang kakaiba na to. Dito nga ako nasubok eh, no? Sa linis. Nung nililinis ko po to, alam ko na kakaiba siya. Akala ko nga alien dahil mahilig ako mangolektan, mga alien, ganun ano. Nakita ko na kagad na akala ko nung una ngipin dahil hindi ako nagtatanong pa sa gabay ko eh. Pinapulot niya sa akin ng anghel na kidlat, pinakuha niya sa akin. Pero hindi ako nagtatanong kasi tinitraining ko sarili ko na iya akong tanong ng tanong ano. Etong nangyari. Nung nakita ko, nilinis ko na, syempre papahinga na ako. Bagong ligo. Doon ko nakita na sabi ko, dahil nga yung third eye ko, kahit na hindi niya masyadong clear, alam ko na nagtatago siya, nakamay siya. Oh, kamay siya, no? Sa palagay nyo kaya, saan kayo makakita sa lahat ng antingero? Halugugin yung buong YouTuber. Mga vlogs yan. Makakakita ba kayo ng panel ng kidlat na may kamay na nakaganito? Wala kayong makikita niyan. No, wala kayong makikita. Ibig sabihin, doon ko talagang ina-explain sa inyo, pinapaliwanag na iba yung pang-collection, na pang-protection, iba yung pantangan lang. Ano, pero yung visa, magkakapareho lang yan. Ibig ko sabihin, yung kakaiba kasi, ang binibigay ko lamang sa collector. Yung mga may kaya, may pera, kung may pera kayo, edi go, bilhin nyo. Ganun lamang po yan, mag-usap tayo. Katulad nito,
May kamay. Saan ka makakita ang bahagi ng kidlat na may kamay? Sa palagay nyo kaya kapag binenta ko ng 10K ito sa isang kolektor, makukuha nyo pa ng 100,000 yan. Baka umabot kayo kalahating milyon. Di bibigay sa inyo yan. Dahil ang kolektor po, ang trabaho ng kolektor, minamahal niya yung mga kinokolekta niya. Hindi nyo, kung bang hihingi nyo sa kanya, bibiling nyo, mahirapan pa rin kayo. Hindi basta-basta yan bibigay na ganun presyo lang. Nagkakaunawan po ba tayo? Malinaw na ngayon kung bakit sinako si Baybay yung presyo, may mahal, mayroong hindi. Eh kahit naman sa gamit, may mahal, may hindi. Ganyan din naman kami ha. Pero po yung nagsasabing ganito, na mutyayin bakit nyo binibenta, nagkakamali po kayo doon. Tulad ng manggagamot, papunta pa lamang po kami, kumakain din kami. Alam na po ng Diyos ama yan. Na kailangan din namin kumain, kailangan din namin protektahin sarili namin, lakas ng pangangatawan namin. Natural, kailangan din namin ng pera. Kahit yung pera, alam natin root of evil, galing din sa masama. Kung tutusin, kaya maraming napapasama. Ano po? Alam nyo po yan, root of evil. Wala pong ginawang material na bagay ang Diyos ama. Ano po? Parang yung ano lang to, para madali, yung dasal ni San Benito, kung tatagalugin mo yung huli. Ang binibigay mo sa akin sa tanas ay masama, ikaw rin ang uminom na laso. Ano pong ibig sabihin nun? Kung i-compare po natin dito sa pagbebenta natin, pera po yun. Babalik po natin kay Satanas ng kabutihan. Ibig sabihin, na naiinis po sila kapag yung galing sa kanila, ginagamit natin sa kabutihan. Gets nyo po yun. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas mga demonyo sa yung ano na yan, napakabisa ng dasal ni San Benito. No? Yun pong Tagalog dun sa huli na talagang binibigay mo yung masama. No? Ikaw rin ang uminom na lason. Ganun po yun. Ganito rin yun. Eh kung talagang kami, mapapasama kami, eh, bisa na nawala na ako ng bisa. Wala na sana ang angel na kidlat ko. Bakit ako nagbebenta? Dahil alam niya kailangan ko rin. At saka hindi ko pinapersan tao. Kaya ngayon 2.5 na yun, kahit mahirap ngayon panahon na to, yung 1,000 parang pamirianda lang ng bata. Yung 2.5 kahit na mahirap, kaya niya pag-ipunan. Meron nga nagbebenta dyan. Peke. Umabot pa ng 5,000. O saan kayo kukuha? At least sa aming mga Metatronist, hindi ko inaanong iba ng gamit. No? Yung gamit lang namin, sinasabi namin, yung gamit lang ni Metatronist na no, gamit lang ni Nakos. Kunwari sa akin, o tatapatan ko yon, nakuha nyo 3K. At least kayo sigurado kayo sa gamit ko. Doon, hindi kayo sigurado kung tunay o hindi dahil nga wala kayong alam. Pero kayo nako, sigurado kayong tunay. Ganun lamang po yon. Pwedeng tunay yung nakuha ninyo. Wala nga kayong basihan. Hindi nyo nga kami katulad. Kayong mga walang alam. Huwag nyo nang ipilit. Kaya nga, ginaguide ko kayo. Nandito kami Metatronist eh. Mag-guide sa inyo. Sinakos ano po? O, sabihin na natin 2.5. Tunay naman, sa iba 5,000, 3,000, nakakuha nga ang isang estudyante ko, 4K, only lit lang. O anong nangyari? Batong normal na magnetic lang, nung nakita ng gabay ko, wala yan, o wala, pinatapon ko lang. Ganun po ibig sabihin, saan kayo pupunta? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, iba yung pang collection ko, iba yung pang tangan, hindi ko po pinipilit yung ayaw. Ngayon, yung presyo po ni Nakos, sa mga pantangan, kaya naman po kahit mahirap. Di naman po ako may mahirap kausapin. Ganun lamang po yun. Halimbawa po ito, may kamay. Kinuha po ito ng taga-ibang bansa, Pilipino rin. Hindi ko po naipadala to dahil nga nangangailangan po tayo ng DNR permit. Ano po, dahil nga po sa kalikasan nito, hindi po yan mailalabas. Kaya nga bro, kung mapapakinggan mo, makakapanood ka sa channel ko, alam ko, no, maraming maraming salamat sa iyo na isa ka po sa supporters ko. Ano po? Napakaganda nito guys, alam nyo ba kung anong nangyari rito? Sabi nga sa inyo, kaming mga Metatronist, meron kaming kakayahan na makiusap sa mga tunay na mutya, bahagi ng kidlat, na ipalitaw ang tunay na anyo nito. Tingnan nyo, nakapost yan sa FB account ko, lalo na dito sa picture lalagay ko. Kapag ninawakan nyo ng personal ito, batik-batik lang siya, pero makikita mo na mapapagkamalang mga ang paang maliit eh. Pero tago yun, kaya nga tago para hindi malaman ng tao. Pero tingnan nyo yung picture na yan, kayo na rin ang makakapagpatunay na totoo. Sinabi ko, pipicturean kita, ipakita mo sa tao kung pwede, ipakita mo sa akin ang tunay mong anyo. O tingnan mo, kung titingnan mo ang layo-layo nga eh, halatado na rin ang kamay kasi lima, nakaganyan, ano po, nakaganyan siya guys, oh. Nakawak siya. Sign nito ng kapag ito'y tinangan mo, yayakapin ka talaga, hawakan ka. Ganun pong ibig sabihin nun, kaya gustong gusto itong kunin. Ayaw kumang ibenta talaga ito.
sa totoo lang, kinuha lang niya to, binigay ko lang ng 5K sa kanya. Gustong gusto niya, talaga namimilit siya. Eh gumawa naman ako ng paraan. Sabi ko wala naman akong permit, DNR permit. Eh. Hindi ko maipadala, sabi ko. Baka pwede sa ka, maghanap mo lang sa family mo, pag uwi mo, doon mo na lang ano yun. Eh ayaw niya po, anong magagawa ko, diba? Nung pinakiusapan ko to, sabi ko ipakita mo. O tingnan mo, nung pinikturan ko, talagang buhay na kamay, makikita niyo. Hindi nagsisinungaling kaming ano, walang sinungaling sa aming Metatronis, bawal kami magsinungaling. Dahil gusto mong nasunog kami, anghel namin, kidlat. Ano po? Yan nga sinasabi ko sa inyo eh. Kayong mga naliligaw na landas, alatado hindi nyo nakakausap ang inyong gabay. Kasi nga walang nananakot sa inyo. Ako, gagawin ko pa lang. Tama bang gagawin ko na to? Gabay ko. Kapag sinabi niyang oo, halimbawa magbablog ako. Tama bang gawin ko to? Nagpapaalam ako, baka kala ninyo hindi lang banat ng banat. O, di nagpapaalam ako. Sino susundin ko? Kayo ang gabay ng anghel na kidlat. Natural, ang anghel ang susundin ko. Siyang mas may alam dito. Tayo instrumento lang tayo. Wala tayong kalam-alam. Di po tayo nagpapatasan dito. Ano po? Inuulit ko, no? Yun nga, makikita nyo dyan. Nakakaiba talaga. Kaya gusto niyang kunin. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, kasi sinakos, first come, first serve po tayo. Ito talaga ay pang collection, hindi ito pang tangan. Gusto nyo tayong tanganin. Tanganin nyo, kaya nga lang may presyo nga. 10K talagang bigay ko nito. Eh, pinakiusapan ako, sabi ko, naisip ko, baka hindi niya kaya, sabi ko, 5K na lang, ano. 10K talaga to, ano, bro, no. Ayun nga, binigay mo 5K, kaya lang talaga hindi ko maipadala, sorry, ano. Kaya kung gusto mo makuha talaga to, yung deal ko sa'yo, yun ang gawin mo. Ipadala ko na lang sa pamilya mo, pag uwi mo, doon mo na lang kunin. Ganun lang yon. Unahan na lang ano. Sorry bro, kung mapapanood mo to, kunin mo. Pero hindi ko pwedeng hindi pamahagi sa may gusto to, dahil maraming kolektor na gustong kumukuha sa akin ano. Patas tayo dito, wala tayong pinapanigan. Hindi tayo gumawa ng ganitong pag-vlog para lamang sa isang tao. Sinasabi ko yun, unahan lang ano. Ayun. Na-share ko lang mga kapaniwala, mga nakos ano, mainit na dito, eh papasok na ako. Bago yan, may free ako sa inyo na ipapakita na ibang collection ko. Ipinost ko to, marami akong collection, kaya lang inisa-isa ko masyado kasing yung kasing isang supporter ko. Matindi po ito eh, talagang hanga po, kaya believe na believe ako sa'yo, LD, ano? Taga-hanga mo talaga ako, believe ako sa'yo, bro, no? Papakita ko sa inyo bago tayo umuwi ang kakaiba kong Year of the Rabbit talaga ako. Bago mag Year of the Rabbit, binigyan ako ng regalo ng anghel ko na kidlat na nakaganon. Pero tingnan nyo po, hindi po yan gawang tao. Nung binaligtad ko, doon ko nakita na talagang rabbit siya. Eh hindi ko naman po alam na Year of the Rabbit yung mangyayari. Year of the Rabbit po ako. Hindi ko alam na ang papuntang year na to, Year of the Rabbit, parang ganon. Tingnan mo, binigyan ako, dahil Year of the Rabbit ako, kita nyo po, ayan o, oh. Oh. Diba? Parang kinulman ng tao, pero hindi po, rabbit po yan. Hindi pa yan. Nung namasyal ako, binigyan niya ako, ito'y kidang matindi pa dito. Ito po'y gamit ko, kasi regalo po sa akin, kaya nga kidlat. Rabbit po talaga ito na tinamaan ng kidlat. Ginagawa po ng bahagi ng kidlat, ang minsan ang hayop na bahagi ng kidlat kapag magnetic, yun po ay gawa niya. Kapag hindi magnetic, dito lamang po sa kalikasan sa baba ng lupa, ginawa yun. Kahit aso pa yan, pawikan pa yan, o ano pa mga anong hayop yan, ano po. Magnetic ito, kaya kidlat na rabbit ang tawag ngayon sa kanya. Ito naman binigay niyang isang rabbit, kung hindi nyo ito makikita dyan eh. Pero siguro makikita nyo kung imagine niyo, ayan pong ulo niya, tsaka tenga niya, tsaka mata niya. Ayan po siya, nakaupo siya, no? Yan, nakaupo siya. Ngayon, ang panghuli, ito, nakuha na rin to. Collection ko to. Regalo din to ng anghel na kidlat sa akin, pinakuha sa lumang gasolinahan. Ito po'y 3 peko, pero bahagi po ng kidlat. Na nakapost din po sa FB account ko, meron po siyang third eye, meron po siyang kakaibang lengguahe, salita, sa ibaba. Yan pong mga mahal. Kung tutusin talaga, kung sa collector to, kahit na milyon hindi po ibibigay sa inyo dahil wala naman pong bahagi ng kidlat na may nakawukit na letra. Ano po? Pero tingnan nyo, kung hindi pareha sinakos. Taga ano po ito, Mindanao. Shoutout sa lahat ng taga Mindanao, lalo ng mga antingero sa Mindanao. Yan, dyan ako nga sa inyo, ano po, mga antingero dyan.
taga Mindanao pong kumuha nito. O, tingnan nyo. Paano masasabi nyo mahirap akong pag-usapan? Yung iba dyan, di nyo pa nga ako nakakausap, di nyo pa kilala si Nakus. Nagsalita na kayo ng ganon. O, magkano to? 2.5 ko lang binigay sa kanya to. Tingnan mo, tuwang-tuwa. Nasa kanya to, hindi lang yun. O, magkano yung mutya ako na tunay? Sa palagay nyo kaya kapag tunay yung mutya, makukuha nyo yung 2K yan. Binigay ko lang sa kanya, 1-2. Yung hindi siguradong mutya, hindi talaga yan. Kahit na 500, kahit na 200, makukuha nyo yan. O, ngayon, itong pinakalas, bago tayo magpaalam, may mainit na, ano? Ito na. Ipapakita ko sa inyo isang bahagi ng kidlat, pangil ito. Pero mukha siyang sapatos. Meron po ako sapatos ng 20, no? Pero kung mapagmamasdan ninyo, isa siyang sapatos na pang formal. Papakita ko sa inyo. Nakapost na to guys, no, sa antingan. Pinost ko itong, pinakita ko lang, di binaganta. Collection po ito, mahal po ito, no? Inuulit ko, iba pong pangoleksyonin ako. Ito po yalagang 100,000. Hindi ko po ito pinamibigay sa collector lamang po, ano? Ayan, no, tingnan nyo po. Anong masasabi nyo, di ba? Mapapagkamalan ninyo sapatos ng formal. Kasi meron siyang dito sinusot, di ba? Pero pinagbunutan po yan. Kaya kapag ginanon mo rito, talagang mukha siyang sapatos na formal. Magigita na naman nito, kuya, sa California, kamukha kong Kabampangan, ano? Sana makauwi ka na, makikita mo ang collection ko. Magigita mo na naman to. Ayan, kuya, oh. Ganda niya, para siyang sapatos, ano? O, paano guys? Sa susunod po, i-share nyo na lamang po ang video ko, mga kanakos, ano? Para marami pong matuto. Wala na pong mabawasan po yung mga manluloko, no? Guys, sana tulungan nyo si Nakus sa kanyang mga videos. Share nyo na rin po. Mag-subscribe po kayo. Click nyo pong notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos na i-uploads po ni Nakus, ano po. Paan po, God bless po. Sa ulitin po, mainit na. Paalam na po sa inyong lahat. God bless po.